What's up mga ka-investmate? Kamusta kayo dyan? Sana naman okay lang kayo dyan and please stay safe. By the way guys, napanood nyo na ba yung ating previous video? Dahil doon sinare natin yung konti nating nalalaman about peso cost averaging. Kasi medyo related dyan sa pag-uusapan natin ngayon. Actually, madali lang naman talaga siyang maunawaan. Ang mahirap lang talaga is yung disiplina sa sarili, mag-value ng time, at disiplina mag-ipon. Kasi alam naman natin, mas madaling maglagay ng add to cart kaysa mag-add to investment, diba? Ouch! Sa mga panahong nag-uumpisa rin tayo sa stock market investing, ay suki tayo ng YouTube Academy. Hanggang ngayon naman, kasi tamad na tamad tayo magbasa ng libro. Dahil nakaka first and second page pa lang ako, naantok na ako. Pero dahil sa dedication ko na ma-achieve yung goal ko at mabago yung buhay ko, pinilit ko pa rin, even if I don't feel like doing it. Nagbasa pa rin ako ng libro. Pero syempre guys, yung binabasa kong libro, yung mga maiksi lang at yung mga madadali lang intindihin. Kaya isa sa mga libro na nabasa ko, itong book ni Marvin Germo, yung Breaking the Resistance. Wow! Kasi gusto ko matutunan kung ano ba yung support and resistance. So, ito yung nakita kong book na madaling unawain at medyo maiksi lang siya. Sa loob, puro mga example and drawing naman. Konti lang yung mga text. Isa dito, sa mga natutunan ko sa libro na to, yung isi-share ko sa inyo. Doon sa mga nakapanood nung unang video natin about peso cost averaging, nagawa tayo din ng sample experimentation gamit yung A-REIT. At dito, gagamit tayo ng konting technical analysis para ma-maximize natin yung ating peso cost averaging. So parang lalagyan lang natin ng konting twist yung ating peso cost averaging para ma-maximize natin yung gain. Ang unang kailangan nating malaman sa strategy na to ay ang basic knowledge about support and resistance. Kaya ito muna yung pag-uusapan natin mga ka-investmate. Actually, madalas nating naririnig ito sa stock market. Mapa trading, investing, gasgas na yan. Pero isa ito sa napakahalaga na dapat nyong malaman para mag-improve ang inyong investing sa stock market. Simulan natin sa support. Yung tinatawag na support, ito yung area na kung saan humihinto o bumabagal na yung pagbaba ng pressure ng isang stocks. Ibig sabihin, nagdo-dominate na yung mga buyer or ayaw na magbenta ng mga seller ng mas mababa pa doon. Kasi marami ng buyer na willing bumili sa presyo na yon to maintain or to push the price up. So mas maraming beses na pinupuntahan niya yung price na yon, mas nagiging strong yung support. Kagaya nito, ito tsaka ito. So mayroon tayong 1, 2, 3 times na tinest niya yung support. Pwede rin yung i-change yung etong candlestick kasi ito, currently naka-candle tayo. So, para mas madali nyo makita yung support and resistance, pwede kayong mag-change ng line. Gamit natin na Investagram. Libre din ito. Ginawa ito ng mga community of traders ng mga Filipino. Saludo sa kanila. Binigay nila ito as free sa mga traders at sa mga investors. Mag-register lang kayo dito at ayun, magagamit na siya ng libre. Gamit yung line, mas madali nating makikita yung mga dulo kasi yung mga dulo lang naman yung kailangan natin. So kung dodrawingan natin to, as investor, syempre bibili ako ng stock dito lang sa mga area na to or malapit sa area na to. So ganoon din naman yung resistance. Ito naman yung area kung saan humihinto o bumabagal yung pag-angat ng price. Ibig sabihin nito na yung buyer ay hindi na interested bumili sa ganong kataas na price. Kagaya nitong kay Jollibee. Balik natin muna sa candlestick. Kay Jollibee. Diba umangat siya hanggang dito sa 210. After nun, bumaba siya na siya kasi marami na rin nagbenta. So, ito na yung pinaka magiging resistance natin. So, balik natin yung line. Ayan. So, ito, pwede nyo rin siyang maging resistance, itong area na to.
short to mid-term. As investor, syempre hindi natin gustong bumili dun sa tuktok. Gusto nating mabili siya ng mura as possible, di ba? So, ang formula ni Marvin Germo ay always buy on support. Hindi ka bibili sa resistance. Kaya dapat nauunawaan mo kung ano yung resistance, ano yung support. Pero may isa pa akong i-share sa inyo. Ito ay hango naman dun sa book na The Lunchtime Trader ni Marcos De Maria. Dito naman sa libro na to, ito naman nakuha ko sa YouTube to. Kasi hindi nga ako mahilig magbasa. Pero mahilig akong manood ng mga educational videos na kagaya nito. Ito ay book summary siya. Na hindi ko na kailangan basahin yung buong libro para maunawaan. Kasi doon pinagsama-sama na yung lahat ng key points na pwede mong matutunan dun sa libro na yun. And yun nga yung nakuha ko dito sa libro na Lunchtime Trader na pwede pala na gamitan natin ang tawag niya dito is VCA or Value Cost Averaging. Dito naman ang ginagawa is kapag every month, ganun din, peso cost averaging, every month naglalagay siya ng fixed amount like say 5,000 and then kapag sa month na to mataas yung market, ibig sabihin, maglalagay lang siya ng portion. Bibili pa rin siya ng share, pero maliit lang na share. Pag naman nasa support, doon bumibili siya ng mas maraming shares pag bumabagsak yung market para mas mababa din yung average cost niya. Same idea with Marvin Germo, pero yung approach lang yung magkaiba. So, paano yun? Check natin sa chart. So, let's say dito kay Johnny Violet. So, halimbawa, nag-fund tayo dito sa area na to. Nakita niya mataas. So, ang gagawin niya, bibili lang siya ng, let's say kung ang naka-allocate sa'yo is 50 shares kay Jollibee, so bibili lang siya dito ng 20 shares. Then, matitira pa siya ang pambili at 30 shares. And then, next month, nag-add siya dito banda, at nakita niya nasa support area siya. So, ang gagawin niya, yung 30 shares na dapat ibinili niya noong January, ibibili niya ng February kasama nung bagong fund na ilalagay niya. So, makakabili siya ng ilang shares. 30 plus 50. So, may 80 shares siyang mabibili dito. Diba? So, mas bababa yung kanyang average price. So, ang idea ganito. Teka. Yan. Ganito. Dito, buy less, buy more. Buy less, buy more. Buy less, buy more. So, ganun lang yung idea niya. Diba? Ang dali lang. So, ganyan lang kadali mag-invest. Guys, kailangan lang talaga ng disiplina sa sarili. Disiplina sa pag-iipon. Tapos, bawasan yung pag-add to cart. Invest na mag-add to cart. Dito ka mag-add. Diba? Especially ngayon na medyo uncertain yung market. Uncertain yung economy natin. Pero, I tell you guys that these two will pass. Matatapos din to. And pagkatapos nito, kung napanood mo yung video na to at nagsimula ka, pasasalamatan mo din ako pagdating ng panahon. Maybe 5 years or 10 years from now. But now, ang nakikita ko sa nangyayari ngayon is an opportunity para magsimula ka mag-invest sa stock market habang mababa pa yung mga price nito. Kasi pag umangat na to, baka magsisi ka na bakit hindi mo ginawa ngayong panahon na to. Kasi by that time na umangat siya tsaka mo lang may isip mag-invest, huli na ang lahat. Opportunity na to ay bihirang dumadating. Kung matatandaan nyo yung mga sako na noon na nagkaroon ng market crash, 10 years ago pa yon o 20 years ago. So ito, another one na opportunity para makapag-start kayo. Kung gusto nyo pang matutunan yung mga pinagsasabi ko dito at medyo naguguluhan pa rin kayo, please feel free to join our group. Marami na tayong group. Meron tayong group para sa mga gustong mag-gawa pa lang ng kanilang broker account. At meron din tayong group para naman dun sa mga update sa ating stock market sa Pilipinas. And syempre meron din tayong international na headed by Sir Mike, aka The Moat. And doon meron din silang live Zoom na kung saan ituturo niya sa inyo live yung support and resistance, basic technical analysis na pwede niyong matutunan. Every week, nagbibigay sila ng Zoom meeting
And pwede nyo mag-join doon. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to. And if you like this video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo every time nagagawa tayo ng bagong content. And please don't forget to share. And if you like this video, give me a thumbs up. At kung di nyo nagustuhan, syempre, pa-thumbs up pa din. God bless. Thank you for watching.